ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Sa gitna ng pandemya, ay opisyal na nagsimula ang campaign period para sa mga tumatakbo sa national positions. At tuwing unang araw ng kampanya, nakagista na po ang mga naglalakihang mga proclamation rallies. Kapamilya, tinutukan po ng ABS-CBN News ang pag-arangkada ng mga kampanya ng mga kumakandidato sa pagkapangulo, pati na ng kanilang vice presidential running mate at mga pambato sa Senado. Umarangkada na po ang Lenny Kiko campaign ngayong araw sa Camarines Sur. Stop and go ang naging diskarte ng Team Lenny sa simula ng pag-ikot para sa opisyal na kampanya. At live po mula sa Naga City, nagpa-patrol si Adrian Ayalin. So Adrian, kamusta ang pagtitipo ng mga Lenny Kiko supporters dyan? Oh Henry, masigasig yung mga supporters ni Vice President Lenny Robredo na nagtitipon dito sa Plaza Quezon at Plaza Rizal dito sa downtown Naga. Pero hindi lamang itong mga supporters ito, kundi maging sa ibang bahagi rin ng bansa ay meron din kani-kanyang events. Pero dahil nga nasa gitna pa tayo ng COVID-19 pandemic ay maingat din sila. At yung kaninang mga mini rally noong umaga at hapon ay paisa-isa yung pagsasalita ng mga kandidato para nalilimitahan din yung bilang ng tao sa mga lugar kung saan nag-iipon-ipon ang mga supporters nila VP Lenny. Sakay ng isang pickup na pink, dumating si Vice President Lenny Robredo kasama ang mga anak na sina Aika, Trisha at Jillian sa bayan ng Libmanan, kung saan nagtipon ang kanilang mga supporter. Ang ating pong pinaglalaban dito, ang klase ng pamahalaan at pamumuno na matagal na nating pinapakita sa ating mga kababayan dito sa Bicol. Tapat, walang korupsyon, walang awayan, walang paglilinlang. Bago si VP Lenny, isa-isang dumating at nagsalita ang running mate niyang si Senator Kiko Pangilinan at ang tropa o Team Robredo Pangilinan senatorial candidates. Bilang Vice President, uunahin natin ang agrikultura at pagkain dahil lahat tayo tatlong beses sa isang araw kailangan natin ang magsasaka, kailangan natin ang mangingisda. Isusulong po ng defender ng manggagawa ang kasiguruhan sa trabaho, ang pagwawakas ng endo at ang pagtaas ng sweldo. Ito po ang aking kasuotan, ang tungot o headdress, sumisimbolo sa kaalaman, sa galing ng mga katutubo na ipaglaban ang ating kalikasan. Mapunta tayo sa pandemya, number one si Dick Gordon sa Red Cross, pinakamaraming natetest sa buong Pilipinas. Ang tanging kasalanan lang ni Senator Nayla De Lima ay ipinaglaban niya tayong lahat. Ipinaglaban niya ang karapatang pantao. Nakapasa po tayo, makatulog, magbasa, nagkigit ko mulang 20 batas. Ipaglalaban ko po kayong lahat dito sa Bicol. Maka, sigurado po tayo, pagka may diokno sa Senado, yamado. Marami po tayong naipasar na batas. Yung four-piece, kairiba ko po si Senator Layla De Lima, ang pagpataas ng salary ng mga soldado. Pero ito pong darating na eleksyon, may pagkakataon po tayo na iboto ang the best president our country needs today, Vice President Lenny Robredo. People's campaign ang tawag ni VP Lenny sa kanyang kampanya dahil halos ang mga supporters na ang nag-oorganisa ng kanyang mga lakad. Sa labas ng Camarines Sur, kahit wala si VP Lenny, ay mga supporter ang nangampanya rin tulad sa isang coastal cleanup sa San Roque, Northern Samar. May caravan din ang Lenny Kiko supporters sa General Santos City at Sarangani.
Sa Mikawayan, Bulacan ay hashtag kulay rosas ang bukas ang tema ng caravan. Henry, isa-isa na rin nagsasalita yung mga senatorial candidates ng Team Lenny Kiko at nasa stage nga ngayon si Senador Risa Ontiveros. Sa mga minimum health protocols, sinabi na rin ng mga organizers kahapon na talagang ipapatupad nila, pero sa nakikita natin ngayon, siksikan na rin yung mga tao. Mahirap na rin na paghiwa-hiwalayin. Meron ding mga usher na merong mga hawak na placard at na nakasulat doon na magsuot lagi ng face mask. At sa mga nakikita naman natin sa paligid natin dito ay mga nakasuot naman ng face mask. Yung social distancing lang yung medyo problema. Pero talagang matsaga yung mga tao dito kahit siksikan. Siyempre, inaantay pa rin nila ang speech ni VP Lenny at ni Senator Pangilinan. Henry? Maraming salamat, Adrian Ayalin. Hindi naman po inakala ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na dadagsain ng mga tao ang panimula ng kanyang kampanya para sa 2022 presidential elections. At live mula po sa lungsod ng Maynila, nagpapatrol si George Cariño. So George, kamusta dyan ngayon sa proclamation rally ni Yorme? Ako'y maapila. Tanghali yung original na plano na magtatapos yung motorcade kaninang umaga dito sa Maynila. Pero halos magsisimula na yung programa ay nasa motorcade pa rin kanina sila Mayor Isko Moreno Domagoso. Kaya kung tutusin, mula sa motorcade ay dumiretso na ang grupo ni Mayor dito sa programa para sa kanilang proclamation rally. Martes ng umaga, simbahan ng Santo Niño dito sa Tondo ang unang pinuntahan ni Mayor Isko Moreno Domagoso kasama ang running mate na si Doc Willyong at mga senatorial ng Aksyon Demokratiko na sina Samira Gutok, Carl Balita at Attorney Jopet Sison. Nagdasal ako na sana makaraos ng bansa natin sa pandemyang ito. Sa hirap na pinagdaraanan ng taong bayan ngayon dahil sa epekto ng pandemya. Sumalang ang grupo sa motorcade sa Divisoria at sa mga kali ng Tondo. Hindi nila akalain na ang planong simpleng lakad sa araw na ito ay ahantong sa ganitong dagsa ng mga tao. I'm very grateful and napaka, alam mo yon, yung heartwarming, yung parang hindi ko maipaliwanag eh. Basta masayang-masaya ako sa mainit na pagatid nila sa atin sa 90 days ng buhay nating tatahakin sa kampanyang ito. Sa lugar na kanyang kinagisnan, sinimula ng Batang Tondo ang kanyang laban. Hindi natatapos sa aktibidad na ito sa Tondo ang kilos ngayon ni Mayor Isko Moreno. Ang kanyang grupo ay pupunta mamaya sa gilid ng City Hall para gawin ang proklamasyon ng Aksyon Demokratiko. Ayon sa campaign strategist na si dating Ambassador Lito Banayo, malaking hamon sa kanila kung paano maisagawa ang kampanya sa gitna ng pandemya. Lalo't di nga naman pwedeng magdikit-dikit. That is the reason why we got him on a flatbed truck this morning, no, moving around the streets of the city of Manila, para hindi walang selfie-selfie. Kaya sa paghahanda sa programa, kasama sa konsiderasyon ang pagtatalaga ng limitadong bilang ng taong papayagang maupo sa proclamation rally ng Aksyon Demokratiko. Ang nasa entablado ngayon ay si Attorney Jopet Siso na senatorial candidate ng Aksyon Demokratiko. Kanina, unang nagsalita, si Samira Gutok ng Marawi na senatorial candidate din ng Aksyon Demokratiko na nagsabing yung tulong na binibigay ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa mga kababayan ang isa sa dahilan kung bakit ang tulad niya ay sumampa sa grupo ng Aksyon Demokratiko. Pero nauna doon, nagsalita naman ang senatorial candidate na si dating Secretary Jan Castriciones ng MRRD, Mayor Rodrigo Roa Duterte, na sila'y 10,200 kasama niya ay sumusuporta dito sa presidential candidacy ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Nagsalita rin para sa Maguindanao itong si Saripa Akil Mangudadato
at binasa ang kanilang suporta, gayon din si Mayor Ike Ponce ng Taguig na naghayag ng suporta dito sa kandidatura. Kung aabutin sa loob ng TV Patrol ay babalik namin, pipilitin namin na ibalik ang mga binitiwang mensahe ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Back to you. Maraming salamat, George Carino. Sa kanyang bayang sinilangan naman sa Imus, Cavite, inilunsad ni Partido Reforma Presidential Candidate Senator Ping Lacson ang kanyang kampanya. Kasama ni Lacson ang kanyang running mate na si Senate President Tito Soto. At live mula sa Imus Grandstand sa Cavite, nagpapatrol si Willard Cheng. Willard. Kung tatandaan niyo po, Karen, pasado alas 8 pa ng gabi, inaasahan magbibigay ng talumpati si Senador Ping Lacson. Pero nagbigay na ng pasilip si Lacson sa kanilang kampanya na angay magiging disiplinado habang direkta nakikipag-ugnayan sa taong bayan. Nagsimba muna sa Imus Cathedral sina Partido Reforma Presidential Candidate Senador Ping Lacson at Vice Presidential Running Mate na si Senate President Tito Soto. Home court na maituturing ang Cavite para kay Lacson. Tubong Imus, nag-number one si Lacson sa lalawigan noong una siyang tumakbong Pangulo noong 2004 at sumunod na pagsabak niya sa Senado. Pangalawa ang Cavite sa mga lalawigang may pinakamaraming botante na nasa higit 2 milyon. Ang Cavite niyo kasi, alam niyo, hindi sa pagmamayabang, talaga mayroong salita, no? Parehong salita, gawa, at saka yung paninindigan. So doon ako humuhugot ng lakas ng loob. Maski may lumabas na mga previous surveys na iba yung nangunguna, sa oras ng halalan, tulad ko, babalik ako dito sila, babalik din sa kapwa Cavitenyo. Nauna nang itinaas ni Imus Mayor Emmanuel Maliksi ang kamay ni Lacson, Soto at Partido Reforma Senatorial Candidates Mingita Padilla at dating PNP Chief Guillermo Eliazar. Ito nga, nasa pagpapanibagong hamon na paglilingkod sa ating bayan. Marami nagtatanong, ito'y bago para sa akin. Pero ang tinitingnan ko, yung ating standard bearer na dating naging chief PNP at aking naging inspirasyon, at nakita natin kung paano siya naglingkod sa ating bayan. At yan ang ating gagayahin. Target ng tandem na direktang kumonsulta sa mamamayan para alamin at pag-usapan ang mga isyu sa halip na magsagawa ng mga motorcade na dahilan pa ng traffic. Yung motorcade, nagka-cancel out yun. May mga natutuwa, nakita ka, meron din magmumura sa'yo dahil matraffic. Ano? So, hindi na bagay sa panahon ngayon yun. Siguro, hindi pwede rin yung mga malalaking rally. Ang mangyayari nga, consultation, consultative. Then you talk to the leaders, to talk to the different sectoral representatives. Kami, hindi kami mangangako nang hindi namin pinag-aralan. Kaya nga kami, pagka sumasagot, laging merong how. Hindi po pwedeng nandun lang tayo sa what. Pinaka-importante ay how eh. Can you deliver? So, yun ang aming sabihin natin na pagkakaiba. 11 senatorial candidates ang magbibigay ng kanilang mensahe sa rally. Ayon kay Lacson, mananatili sa kanilang slate ang mga guest o common candidate basta hindi mag-i-endorso ng ibang presidential at vice presidential candidate. Maski nga tatlo lang yung matira sa aming senatorial candidates, basta't alam naming kami yung dinadala o kung hindi man kami dinadala, hindi nagdadala ng iba, okay sa amin yon. Si Migs at saka si Sherwin nakipagkita sa akin kahapon. Nagpaalam sila sa akin na imbitado sila eh doon sa ibang mga proklamasyon. Ano? Pero sabi nga nila sa akin, hindi sila mag-i-endorse nung mga lineup na nag-i-endorse sa kanila. Si Joel din, si Joel Villanueva. Si Migs, si Joel, si Sherwin, nagsabi naman sila. So yung mga grupo ng NPC, at least mga 5 yon na nakatitiyak kami, 3 reforma, and then yung mga independent candidates na ini-endorse namin. Bukod sa Cavite, balak din ng tandem na magsagawa ng mas maliit na proclamation rally sa Quezon City, Cebu, Nueva Ecija at Davao del Norte sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ipinapalabas ang video para ipakilala ang susunod na magsasalita. Si Congressman Wes Gatchalian ang tatawagin
para magbigay ng mensahe para sa kapatid na si Senator Sherwin Gatchalian, isa sa mga guest o common candidate ng Lacson Soto Tandem. Kanina si Alia Hunasan ang pumatawan sa kapatid na si dating Senador Gringo Hunasan na ayon kay Soto ay may appointment o prior engagement sa isang religious group. Ipinalabas na rin ang VTR message ng mga re-electionist senatorial candidates gaya ni na Senator Loren Legarda, Chis Escudero at Richard Gordon. Karen? Maraming salamat Willard Cheng. Samantala, dumako naman tayo sa General Santos City. Ang ticket ni na Senator Manny Pacquiao at House Deputy Speaker Lito Atienza ng Promdi Party nagsagawa rin ng campaign kickoff rally. At live mula Oval Plaza sa General Santos City, nagpapatrol Sherry Ann Torres. Sherry Ann, anong kahalagahan ng GenSan para kay Pacman? Ito na! Oo, Karen. Siya po ay tinuturing na hari ng public service na mahigit 20 taon na nakipaglaban para sa karapatan ng mga Pilipino. Ang nag-iisang action man ng telebisyon at radyo. Tunay na maasang umaaksyon sa problema ng mga inaabuso, mga walang boses at inaapakan. Dahil dito, nakilala po sa pinagkakampi ng mga inaapi. At ngayon, maging kakampi mo sa Senado. Ilang minutong panalangin ang inalay kay Senador Manny Pacquiao ng kanyang asawang si Jinky, mga kapatid at mga magulang na sina Mami Dionesia at Daddy Rosalio bago lumabas ng kanyang tahanan sa General Santos City ang retiradong boxing champion para formal nang simulan ang kanyang bagong laban bilang kandidato sa pagkapangulo. Ang halos buong kahabaan ng General Santos City National Highway na sumasakop sa 6 na barangay papuntang kabisera ng GenSan, halos walang putol na mga nag-aabang na tao na sige ang kaway at sigaw ng pangalan ni Pacquiao. 580 na sasakyan ang nakiisa sa caravan ni Pacquiao na galing sa South Cotabato, Maguindanao at iba pang parte ng Mindanao. Pero dahil simula na ng kampanya at kailangan sumunod sa mga paghihigpit ng Commission on Elections, nawala na rin ang mga eksena na si Pacquiao mismo ang nag-aabot sa mga tao ng tigi 1,000 piso. Habang nagka-caravan naman si Pacquiao, tuloy naman sa pagkapal ang bilang ng mga tao sa Oval Plaza para suportahan ang kickoff rally ni Pacquiao. Sa entablado, kanya-kanyang endorso ang ibinigay ni na Congressman Roel at Bobby Pacquiao sa kanilang kapatid. Ganito rin ang tinura ng mga local candidates sa ilalim ng Team Pacquiao at Tienza. Personal naman nagpakilala bilang senatorial candidates ng Team Pacquiao at Tienza sina dating Eastern Samar Governor Lutz Barbo at broadcaster na si Rafi Tulfo. Ang ibang senatorial candidates ng ticket sa video message idinaan ang pagpapakilala sa publiko bilang mga kandidato. Number 7 po. At ngayon, no, tuloy pa rin, Karen, nangyayari na kick-off rally ni Senador Manny Pacquiao dito nga sa Oval sa General Santos City. At sa ngayon, nagsasalita na isa-isa yung mga senatorial candidates ng Team Pacquiao at Tienza. Kanina, nagtanong-tanong tayo dito sa mga polis na nag-enjoy na ng peace and order dito sa Open Oval Plaza. Sa lahat po, ito ay umabot sa 5,000 membro po ng LGU na mga nanonood ngayon. At pero ayon sa Kapo ngayon, Pacquiao, yung mga tao ngayon na nagkakaroon gabi sa inyong talan. Kiko ay umaabot na umano sa 25,000. Karen? Yes, sir. Maraming salamat, Sherry Ann Torres. Sa Bulacan naman naglunsad ng formal na kampanya sina dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Live mula sa Santa Maria, Bulacan, nagpapatrol si Jackie Manabat. Jackie, ano ang programa sa Uniteam Campaign Kickoff? Ilang tanaw na lang sa LED display sa labas ang ilang mga walang tiket para sa proclamation rally ni na Bongbong Marcos at Sara Duterte. Hindi kasi basta-basta nakakapasok. Kailangan fully vaccinated, nakapag-antigen test at nagnegatibo ang resulta. At kailangan ng tiket dahil limitado lang sa 25,000 ang papapasukin o kalahati lang ng kapasidad ng venue. Kasama sa proclamation rally ang mga kaanak at kaibigan ng mga kandidato tulad ng pamilya ni Marcos. Ayon naman kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, wala sa schedule ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ama ni Sara ang schedule sa Bulacan. Ang naging sentro ng proclamation, ang pagpapakilala sa 11 senatorial ticket ng Uniteam.
inumpisahan po namin ang pamumuno sa Valenzuela, labanan ng korupsyon. At yan rin po ang dala-dala ko sa Senado at hindi po tayo papayag sa katiwalian. Tigil na po natin ang awa-away. Tigil na po natin ang bangayan. Kailangan po magkaisa na tayo mga Pilipino. Pag-uumpisa ng isang paglalakbay. Paglalakbay patungo sa mabilis na pananagot na mga pangangailangan nating bansa. Yung ginagawa po natin ngayon, hindi naman para sa atin, para sa ating mga anak, para sa susunod na generation. Pagpapatuloy po namin ang pagtaguyod ng kalusugan. Yung PhilHealth na yan, kung hindi titigil ang mga kuragot, bububagin at papalitan ng National Health Service. Nakikiisa ako sa masigasig na pagsusulong ni Apo BBM at Inday Sara ng sama-samang pag-unlad ng walang napag-iiwanan. May pundasyon ng pagkakaisa at may layuning tungo sa pag-unlad. Dahil naniniwala ako na kailangan natin na sama-samang bumangon para sa ikaunlad ng ating bansa. Sinabi niya sa akin, Mayor Herbert, maraming salamat kasi yung aking kasambahay ay isa sa mga beneficiary ng Bistik Bill ng mga pabahay mo sa Quezon City. Maraming maraming salamat po, Ma'am Jane. At yun po, ang dadalhin din po natin, housing for all. Kailangan maglikha tayo ng trabaho. Trabaho. At ang paglilikha niyan, kailangan magkaroon tayo ng micro-industrialization. Nagpapasalamat po ako at pinayagan nilang makakasama ang pangalang Honasan sa senatorial slate nila na makasama niya muli ang mga dati niyang kasama sa Senado, si Senator Loren Legarda. Ayon kay Marcos Jr., ang magiging sentro ng kanilang pangangampanya ay pagkakaisa. Nagsalita rin si Representative Representative Rodante Marcoleta dito sa proclamation rally at ito ang kanyang naging pahayag. Ay naglunsad po ng isang kilusan na nanghihikayat sa bawat Pilipino ng tunay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan. Ngayong gabi sa isang fireworks display at ay nasa na mag-iikot ang unit team sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw pero particular lang sa mga lugar na nasa alert level 2 pababa. At ang sabi ng bagong campaign manager ng unit team na si Benher Abalos ay dadalo si Marcos Jr. sa COMELEC-sponsored debates. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jackie Manabat. Nagkaaberya naman ang proclamation rally ni Calliordi de Guzman. Ito'y matapos si anunsyo ng COMELEC na wala siyang permit para sa proclamation rally. At live mula Bantayog ng mga bayani sa Quezon City, nagpapatrol Mike Navalio. Mike, ano na nangyari? Anong ginawa ni Calliordi? Karen, by permit man o wala, tuloy na tuloy na itong proclamation rally ni presidential candidate Calliordi de Guzman dito sa Bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Kahit pa may posibilidad na ituring ito na election offense ng COMELEC. Nauwi nga sa kaguluhan nitong unang araw ng pangangampanya ni Calliordi dahil hindi malinaw kung nag-apply nga ba ng permit sa COMELEC ang kanyang partido. Kung preparasyon lang ang pag-uusapan, mistulang kasado na ang proclamation rally ni Labor leader at presidential candidate Calliordi de Guzman. Umaga pa lang itinayo na ang stage sa Bantayog ng mga bayani kung saan sila haharap ng running mate niyang si Professor Walden Bello, tatlong senatoriables at partido lakas ng masa party list group. Si Calliordi tahimik na nananghalian matapos ang interview sa ANC kaninang tanghali. Handang handa na sa proklamasyon at nagsample ng kanyang sasabihin. Oportunidad na binibigay para sa pagbabago ng politika. Politika ng masa at bagong ekonomiya. Ekonomiya din ng masa. Hindi ng mga elite, hindi ng mga malalaking kapitalista. Dapat tao muna bago tubo.
Alas 3 dapat magsisimula ang motorcade ni Calyodi papuntang ABS-CBN bago magmarcha papuntang Bantayog ng mga bayani. Pero pasado alas 3 ng hapon, pumutok ang balita. Wala silang permit mula sa COMELEC para magdaos ng election campaign activity. Hindi alam ni Calyodi kung nakakuha ba ang kanyang partido ng permit. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa nakakaup yung nag-organize yung aming partido dito sa proclamation ngayong araw. I-check ko kung nagawa o hindi. Pero ang problem namin ay naka-set na lahat. Yun ang isang problema namin. Paano kung yung election offense ay gagamitin for your disqualification? Yun yung aaralin. Kung aabot ba doon? No? Siyempre kung aabot doon sa disqualification, di bigat yun, di ba? Sana hindi naman ganun. Kung itong pagkukulang, kung may pagkukulang, ay huwag naman sana hindi naman yung disqualification. At yun ang yung aaralin. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 10732, kinakailangang kumuha ng permit mula sa COMELEC Campaign Committee ang sinumang magdadaos ng election campaign activity 72 oras bago ang aktibidad. Ayon sa COMELEC, maituturing na election offense ang paglabag nito na may kaakibat na parusang kulong o diskwalipikasyon sa kandidato at multa para sa partido. Mag-aalas 5 na nang lumabas si Calyodi, hindi pa rin malinaw kung tuloy ang proclamation rally. Tuloy na kayo. So tuloy yung caravan, hindi pa sure kung matutuloy yung proclamation rally. Tuloy yung caravan. Pero yung proclamation rally? Considering ituloy. Pero kagad sumakay ng motor si Calyodi, tumulak pa ABS-CBN at doon nagsimulang magmarcha papuntang Bantayog ng mga bayani. Karen, pasado alas 6 na lang dumating dito sa Bantayog ng mga bayani si Calyodi de Guzman kasama ang kanyang running mate na si Vice Presidential Candidate Professor Walden Bello. Ang tatlong senador, si Luke Espiritu, Roy Cabonegro at David DeAngelo at ang mga kinatawan ng kanyang partido, Lakas ng Masa Party List na inyo ngayong naririnig na isa-isang nagsasalita dito sa dumalo sa proclamation rally ni Calyodi de Guzman. Samantala, si Calyodi ay nakatakdang magsalita mamaya pasadong alas 8 pa ng gabi. Pero Karen, kung titingnan mo dito, no, yung mood ng mga tao, mukhang masaya at wala kang maaninag na may problema sa permit sa proclamation rally ni Calyodi de Guzman. Iisa ang kanilang sinasabi, manggagawa naman. Karen. Maraming salamat, Mike Navalio. Apat na rehiyon na lamang sa bansa ang nananatiling high risk sa COVID-19 sa ngayon. At kahit pinagsusukimikapan pang maibaba ang bilang ng kaso ng sakit sa bansa, uumpisahan na ang paglalatag ng mga plano tungo sa new normal. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Tangi ang Regions 11, 9, 12 at 10 ang mga rehiyon sa bansa na nananatiling high risk pagdating sa mga bagong kaso ng COVID-19. Karamihan ay bumaba na sa moderate risk maliban sa Region 8, 5, 4B at BARM na low risk na. Sa kabila nito, nananatiling maingat ang DOH sa pagsabi kung nalalapit na nga ba ang pagtatapos ng COVID. Ang positivity rate po ng ating mga lugar ay patuloy na pong bumababa, but there are still other regions with a positivity rate greater than 50%. And our example for that would be Region 12 as well. So sa ngayon, we should be cautious, no? Nasabihin natin na nare-reach na natin yung tail end. Pero alam naman po natin lahat, we will somehow get there, no? In time. Dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso, si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sinabing pag mababa na talaga ang kaso, baka pwedeng isang tabi na muna ang alert level system. We have 5 levels of alert, no? From 1 to 5. And I'm proposing that eventually, we can rethink whether we should maintain alert 1 even if we deserve that the alert system could be pushed aside. There may be at a certain point in time that we can lift the alert levels, no? And bring it back if it calls for it.
Ang MMDA sinabing handa na ang Metro Manila mayors sa posibleng pagbubukas ng iba pang mga sektor kasabay ng inaasahang pagbaba sa NCR sa Alert Level 1. At sa paglipat sa Alert Level 1, madaragdagan ang titig ng pamantayan gaya ng vaccination rate at safety seals sa mga establisimiento. Dito sa NCR, hindi maikakailang mataas ang vaccination rate sa rehiyon. Pero dahil mas marami ng bata ang nababakunahan ngayon, kailangan na rin muling aralin ang mga target. Pero siyempre, iisipin natin ngayon, ipinapasok natin ang kabataan dun sa targets natin, ano? Dito po sa pagbabakuna. So kailangan po, marirecalibrate natin ang targets to include children already. Dahil pag nag-alert level 1 tayo, lalabas na po ang mga bata, mag-iiskwela na rin po sila. So kailangan, i-consider natin yon. Ngayon pa lang, pinagpaplanuhan na ng mga opisyal ang pagtahak ng bansa tungo sa pamumuhay kasama ang SARS-CoV-2. We feel that it is now time to start discussing and planning out a roadmap so that we can already start living with COVID-19. And we will start doing that this month. And hopefully po, Mr. President, we are targeting to finish this and hopefully present to the IATF and to you, Mr. President, hopefully in early March. Now that we know more about it, now that we have more effective interventions against it, then pwede na tayo sigurong unti-unting bumalik no, sa usual patterns of mobility natin. But keeping in mind, nadyadyaan pa rin ang kalaban kaya hindi dapat mawala yung pag-iingat. Sa harap ng iba't ibang pamantayan, sa huli, ang kailangan lang talaga ay mapanatili ang pag-iingat. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nakapagtala po ang DOH ng 3,574 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito na ang pinakamababang bilang na naitala sa kada araw ngayong 2022. At dahil dito, umabot na sa higit 3,619,000 ang kabuang bilang ng kaso sa bansa. Bagamat may 6 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa bilang na ito, nasa higit 105,000 ang active cases. May 83 namang naitalang namatay para sa 54,621 na kabuang bilang. Habang higit 14,000 ang nakarecover para sa higit 3,459,000 total recoveries. Umabot sa halos 10,000 bata na edad 5 hanggang 11 taong gulang ang nabakunahan sa unang araw ng COVID vaccine rollout para sa naturang age group. Sa bilang na ito, isa ang naitalang nagka-rashes pero wala po namang naiulat na nagkaroon ng seryosong side effects. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Nagmistulang kiddie party ang COVID vaccination ng mga batang 5 to 11 years old sa Mandaluyong City kanina. Bukod sa makukulay na lobo, may mascots pa at mga laruang display. Kabilang sa binakunahan ang 7 taong gulang na si James na umaasang makabibiyahe na ulit para mamasyal kapag kumpleto na ang COVID vaccine. I wish I will get protected from no corona. Does it hurt? Nope. You feel nothing? Yeah, I feel nothing. Gusto ko kasi maging protected sila laban nga against sa COVID-19. At the same time, ako as a healthcare worker, exposed ako. Tig 300 batang edad 5 hanggang 11 taong gulang ang target bakunahan ngayong araw sa dalawang piling site sa Mandaluyong. Pumalo ng halos 10,000 ang bilang ng nabakunahan sa unang araw ng COVID vaccine rollout sa naturang age group mula sa 32 piling pilot implementing sites sa bansa kahapon. Karamihan sa Metro Manila pero mayroon din sa Cotabato at Calabarzon. Ngayong araw, nadagdagan ng 8 pang sites ang nagbabakuna ng 5 to 11 years old. Halos 3,400 ang nabakunahan hanggang tanghali kanina. Wala pang naitatalang nakaranas ng serious o malalang side effects, pero may 11 taong gulang na batang nagkapantal sa braso matapos bakunahan kahapon, na agad din namang natugunan at naresolba. Isang minor rashes lang ang na-report sa Paranaque and nothing else. Itong mga ating mga bakuna, reformulated ito, it is good for children. There have been 8.7 million children vaccinated. 5 to 11 years of age. And not one report of meron bang umanaw, wala. Minor side effects. And these are
localized pain, a little bit of swelling, a little bit feverish, a little bit of headache, which all actually go away in 24 to 48 hours. May mensahe rin si Pangulong Duterte kay Public Attorney's Office Chief Percida Acosta na kumakatawan sa dalawang magulang na naghain ng petisyon sa Quezon City Regional Trial Court para ipahinto ang COVID vaccination ng mga bata. Kung ayaw mong magpabakuna, ikaw na lang. Huwag mo nang idamay ang mga bata. Kung magkaroon ng TRO, i-appeal na natin kagad. Because this is a public health issue. We are in a state of public health emergency. Our people need the protection. Nakatakdang palawakin ng gobyerno nationwide ang COVID vaccination ng 5 to 11 years old sa Lunes, February 14. Ayon kay Galvez, may 780,000 doses pa ng bakuna para sa naturang edad ang nakatakdang dumating sa Huwebes at 1.2 million doses sa February 16. Magdaraos naman ng ikatlong national COVID vaccination drive sa Huwebes at Biyernes. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Gretchen, anong latest sa showbiz? Karen, muling bibida ang mga pelikulang Pinoy sa iba-ibang streaming platforms gaya ng Love is Colorblind ng Don Bell. Mainit din pinag-uusapan ang Season 2 ng He's Into Her. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Oo naman, kami na forever. Forever. Sigurado. Mas uminit pa ang excitement sa bagong chapter ng He's Into Her. Eh, mahal na mahal kita. Umarangkada na ang taping ng Season 2 kung saan nagtrending at bumuhos ang comments ng fans na nag-aabang sa pagpapatuloy ng kwento ni na Max Payne at Dave. I love you, Max. Patuloy na humahataw ang breakout tandem ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Dahil bago mag-Season 2, kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig. Mapapanood muna sa Netflix ngayong March ang kanilang pelikulang Love is Colorblind, o ang highest-grossing local film ng 2021. Mamayang 8 p.m. din, Gwen Amano, sina Donnie at Belle sa unang gabi ng Kilig Match Benefit Show na target tulungan ng mga nasalanta ng bagyong Odette. Pagkatapos naman ng tagumpay sa local at international film festivals, mapapanood na rin online simula bukas ang Kung Maupay Man It Panahon o Whether the Weather is Fine. Pangungunahan ni na 2021 Metro Manila Film Festival Best Actress Charo Santos at Daniel Padilla ang mga bagong pelikulang mapapanood sa KTX.ph. May offer ako sa'yo. Mag-vlog tayo together! Mapapanood din simula bukas sa KTX ang Love at First Stream ni na Daniela Straner, Anthony Jennings, Kaori Oinuma, at Jeremiah Lisbo ng Rice Artist Studio. Ito na nakikita mo. Pinabalaan niyo tayo umalis dito. Gayun din ang trilogy film ni Kim Chu na Huwag Kang Lalabas. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Tumuntong na sa 70 peso level ang litro ng gasolina dahil po sa sunod-sunod na 6 na linggong may oil price hike. Pero may konting good news naman dahil may bawas singil ulit ang Meralco sa February bill. Nagpapatrol, Alvin El Chico. May disconnection notice na sina Aling Lilia kaya problemado na naman siya kung saan kukuha ng pambayad para hindi maputulan kahit anong tipid umano ang ginagawa nila. Pataas pa rin ang pinabayaran buwan-buwan. Sabi sa news, may bawas daw. 355 noong December, tapos ngayon 37. May bawas ba yun? Bumababa? Pero may bawas singil ulit ang Meralco sa February bill dahil sa mas murong presyo ng kuryente mula sa mga suppliers, halos 12 centavos per kilowatt hour, nakatumbas ng tapyas na 24 hanggang 59 pesos sa mga ordinaryong consumers. Noong Enero, nasa 7 centavos din ang bawas singil ng Meralco. Pag sinuma mo yung dalawang buwan na yon, halos 20 centavos per kilowatt hour yung magiging reduction sa bills ng customers. For a 200 kilowatt hour user, mga 40 pesos no, yung savings. Kasunod ng babala ng national grid na posibleng magka-brownout sa summer dahil sa manipis na reserbang kuryente, mangungontrata na ng dagdag supply ang Meralco para hindi kapusin sa tag-init kung kailan inaasahang sisipa ang demand sa kuryente. Nagpa-bid out ang Meralco ng 170 megawatt power supply agreement
Natapos yun a few days ago. We have a pending proposal before the Department of Energy to conduct another bidding, this time for 180 megawatts of base load. Kung nakadalawang sunod na buwan nang may bawas singil ang Meralco, tila wala namang katapusan ng oil price hike dahil sa ika-anim na magkakasunod na linggo, may mahigit pisong dagdag presyo na naman sa diesel, gasolina at gas ngayong araw. Kayo maangal na mga chauffeur at delivery riders dahil bawas kita ang dala ng pagmahal ng diesel. Hindi makakabuhay ng pamilya eh. Pangkulang pang pambigas at ulam, isang kainan lang yun. Salit na malaki may uwi sa pamilya, sa gas lang napupunta. Kulang na lalo sa malang bilihin ngayon. Dahil sa anim na sunod-sunod na oil price hike, may ilang gasolinahan na sa Metro Manila na lumagpas na sa 70 pesos ang litro ng pinakamahal na gasolina, 56 hanggang 61 pesos naman ang diesel. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Sumentro sa pagdarasal ang proclamation rally para sa kandidatura sa pagkapangulo ni Dr. at Attorney Jose Montemayor at katandem na si Rizalito David ng Democratic Party of the Philippines. Mahigit 50 miyembro ng iba't ibang religious group ang dumalo sa proclamation rally na isinagawa sa maliit na kwarto sa isang condominium sa Pasay City. Bahagi po ng programa ang pag-anoint ng religious group kay Montemayor at David bilang pangulo at pangalawang pangulo. Hinimok din ng grupo ang mga botante na huwag tumingin sa popularidad ng kandidato pagkos ay sa pagiging makadiyos nito. Isang kasunduan din ang pinirmahan ng dalawang kandidato. Ayon po kay Montemayor, uunahin niya ang pag-ahon sa kahirapan ng mga Pilipino. Inilunsad na rin ng ilang tumatakpo sa pagka-senador po naman ang kanilang kampanya ngayong araw. Nagkaraban ang mga pambato ng Makabayan Block na sina Nery Colmenares at Elmer Labog. Sinimulan nila ito sa UP Dilimaan sa Quezon City kanina umaga. Kasama rin nila ang ilang miyembro ng Bayan Muna. Naka-livestream naman ang paglulunsad ng kampanya ni Loren Legarda mula sa Antique. Nangako siya na ipagpapatuloy ang kanyang advokasya at sa edukasyon, kalusugan, agrikultura at climate change. Nakasentro naman sa paglikha ng trabaho at employment ang security. Ang programang inilatag ni Senador Joel Villanueva na tumatakbo bilang senador sa ikalawang termino. Ito po ang aking commitment sa bawat isa sa inyo ng inyong testdaman. Walang panahon na mawawalan ng oportunidad ang mga Pilipino na magkatrabaho, magkahanap buhay, magkaroon ng kita para maranasan nila ang masayang pagbabago. Masaya po kong inaalay ang aking talino, ang aking sipag, ang aking lubos na dedikasyon at pagmamahal sa ating makasimanwa. Sa likod ng mga tumatakbong kandidato, may mga grupo at taga-suporta na tumututok sa kampanya. Kilalanin ang mga campaign managers ng ilan sa mga presidential contenders at ang kanilang plano para mapalakas ang kani-kanilang kandidato sa pagpapatrol ni Sherry Ann Torres. Manggagawang makamasa ang imaheng tinutuntungan ni Calio Didi Guzman. Tagapagbantay naman ng karapatan si Professor Walden Bello na kapwa todo kayod sa pag-iikot sa mga komunidad. Wala kaming advantage ng mga matatagal na dun sa politika, pero naniniwala kami na later on magdi-decide yung mga tao kung sino yung nararapat nilang iboto. Sang-ayon na rin sa plataforma at saka dun sa track record. Kaya ang malakas na koneksyon sa iba't ibang sektor tulad ng manggagawa, kababaihan, kabataan at iba pa ang ginagamit para mas mailapit sila sa publiko. Kaya nang kwinestyon sa social media ang nakaraang Christmas family photo ni Calyodi na may background na tila marangyang buhay, ipinaliwanag agad ng kampo ni Calyodi, hindi peke ang imahe. Lahat na nasa litrato ay bunga ng paghihirap ng isang manggagawa. Mas magandang meron tayong tinatanaw.
At yung pagboto kay Calio, yung pagsuporta kay Calio, may tinatanaw tayong kinabukasan. Fake news at ang pandemya naman ang pinakamalaking hamon para sa kampo ni na Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Kasi ang isang pinakamalaki naming obstacle talaga, fake news eh, yung paninira, di ba? Pero sa personal, sa aktual na pag-ikot at makausap siya ng mga tao, wala pa akong nakakausap, wala pa akong nai-encounter na hindi na-impress, hindi nagustuhan, hindi nabaitan, hindi nakumbinse na sumuporta sa kanya. Kaya ang estratehiya ng Lenny Kiko team, yung hindi namin kayang bilhin na makinarya na pinapaandar ng mga kalaban namin dito, sinusubukan namin tapatan o lagpasan pa through yung efforts ng mga volunteers. Ang team Manny Pacquiao, Lito at Tienza, pinalalakas din ang kanilang social media defense para labanan ang mga trolls at bashers. Pero ayon kay campaign manager Salvador Buddy Zamora, hindi trolls ang kanilang panangga, kundi mga taong tunay na naniniwala sa plataforma ni Pacquiao. We'd rather do a campaign on a high note. And this is part of our Christian belief that let the people decide on our merits rather than bashing, because bashing usually is done by trolls. Plano rin ng Team Pacquiao na ihinto na ang pamimigay ng ayuda, pero dodoblehin naman nila ang pag-iikot para idiin ang plataforma. We want to better the life of Filipinos because he represents change. Para sa tinatawag na unity team ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte, social media ang nakikitang malaking rason sa malakas nilang suporta. At diin ni Attorney Vic Rodriguez, lehitimo ang social media supporters ni Marcos at hindi trolls. Malaking bagay na nariyan yung social media. Wala kaming troll farm, lahat yan ay organic. At sa dami ng mga supporters sa social media, aminado silang hindi na nila kayang bantayan o rendahan ang mga ito. Ang apela na lang ni Rodriguez, we highly encourage them to practice restraint and enjoin them na you follow our lead, you follow the lead of our leader, Bongbong Marcos, that let us elevate the level of political discourse. No to gutter politics, no to to character assassination, at walang black propaganda. Sa kabilang dako, kampante naman ang kampo ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno na malakas ang laban ng Manila Mayor. Ayon sa campaign manager na si Lito Banayo, prangka lang talaga mag-isip at magsalita si Moreno. Pero marami na itong nagawa bilang lokal na opisyal ng Maynila. But at the end of the day, people will see through you. No? Malaki ang tiwala ko sa katalinuhan ng ating botante that they will sift through through all of these things and discover the real you. Masipag mag-ikot ang Team Isko at Doc Willie Ong, pero naging limitasyon din ang pandemya. Let's say a motorcade. Yung motorcade, no? Meron at meron lalapit at gustong kamayan ka o gano'n. Pagpapano mo yun yun, no? Those are things that this pandemic really has considerably reduced the mobility, the presence, physical presence, and the activities of national candidates. Para naman sa Team Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Tito Soto III, sa online kumustahan nila dinadala ang plataforma para iwas kumpulan. At ang kanilang mensahe, itigil ang maling paggamit ng pondo ng bayan at labanan ang krimen. Pero para kay campaign manager Ronaldo Puno, masyado anyang seryoso ang kanilang standard bearer. Gayunpaman, wala silang planong baguhin ang imahe ni Lacson. The one thing he doesn't want to be is fake, no? So I'm not looking at the situation where we're going to be, asking him to become like a movie actor or dance around and, throw jabs, no? I mean, he's going to be doing what he does best, which is explain things. And hopefully we will be able to communicate to the people in the next few months. Sabi ni Puno, importante sa kanila ang mga presidential debates. When it comes to depth of knowledge of the issues, and ability to analyze what needs to be done, we think that our candidate is going to surpass
the field. Sa pag-arangkada ng campaign period ngayong araw, asahan na nakabuntot nito sa mga susunod na araw yung pag-igting pa ng kulay politika at balitaktakan ng mga kandidato. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang dapat na ipalala ng botante sa kanyang sarili ay yung kakayahan niya dapat na laging makinig ng mabuti, alamin kung totoo lahat ng mga impormasyon na nakukuha niya, at sa dulo, maging mapanuri sa pagpili. Sherian Torres, ABS-CBN News. Naghahanda na si Pangulong Duterte na bumaba sa pwesto ilang buwan bago matapos ang kanyang termino. Giit din ang Pangulo, hanggang ngayon ay wala pa siyang kandidato na susuportahan sa halalan. Nagpa-patrol, Pia Gutierrez. Saan ka galing? Ilang buwan pa bago siya tuluyang bumaba sa pwesto. Pero ngayon pa lang, nagsisimula na umanong mag-impake si Pangulong Duterte para paghandaan ang kanyang pag-alis sa Malacanang. In about 3 months. So, nag-iimpake na nga ako eh. Yung iba pinadala ko na sa, yung madala sa barko, binarko ko. No, the small things, yung mga tokens, mga bronze na yun, inuna ko yung mga bigat. Sa kanyang public address kagabi sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na handa na niyang lisanin ang palasyo at salubungin ang magiging sunod na presidente ng bansa. I wait the day of turnover. Matikman ko rin yung feeling ng outgoing president. I will be the one to meet the new president. Mag-iimpake na po ako. A little over 3 months. So I should be out by March. Hindi ko na paabutin ng Abril. Hindi na matutulog rin dito. Kung saan ako dalhin ng Panginoong Diyos, mag-practice na ako tulog doon. Oras na matapos ang kanyang paglilipat, pupunta na lamang daw ang Pangulo araw-araw sa Malacanang para magtrabaho hanggang matapos ang kanyang termino. Wala akong bahay dito. Paglabas ko dyan, sabi ko sa asawa ko, saan ako pupunta? Sabi ko, magbili ka talaga ng kondo na baski maliit lang para maistambayan ko kung nandito ako sa Maynila. Sinabi naman ng Pangulo na wala siyang sinusuportahan na kahit sinong kandidato sa pagkapangulo para sa susunod na halalan. Almost all of the candidates in one way or the other communicated to me na makipag-usap, hingi ng suporta. I may, in the end, if I see that it would be my advice and maybe endorsement would help kung kailangan, but at this time I am saying that I'm not supporting anybody. Pero kahit walang sinusuportahan ng Pangulo, naniniwala umano siya na kwalipikado ang lahat ng mga kandidato para maging sunod na Pangulo ng bansa. I would say at this time they are all qualified. O kung sino man sila, those running now are qualified to be president. I hope so, but okay man ang tingin ko sa kanila, except for a few misgivings about the danger of falling into the hands of or getting into a trap with the communists. Sa ngayon, nananatiling walang standard bearer ang partido ng Pangulo na PDP laban matapos umatras sa laban si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sunod na tumakbo sa pagkapangulo ang dating aide at ngayon Senador Bongo. Pero kalaunan ay formal ding binawi ang kanyang kandidatura. Sinubukan pa ng PDP laban na muling pabuksan ang paghahain ng kandidatura, pero binasura lamang ng COMELEC ang kanilang petisyon. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. O Ariel, magpaparamdam ba ang amihan? Kailan ito matatapos?
Karen, sa extreme northern Luzon ngayon nakakaapekto ang amihan pero bahagya itong lalakas sa Webes hanggang sa Sabado. Karaniwang umaabot ng Marso ang amihan season sa Pilipinas pero bago mag-Pebrero or sa bago matapos ang Pebrero, sa northern Luzon na lamang nagpaparamdam ang epekto nito. Easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pasipiko ang iiral sa malaking bahagi ng ating bansa at magdadala ng maalinsangang panahon. Ayon sa PAGASA, wala pa rin low pressure area sa PAR hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, may mahihinang ulan sa umaga sa may bahagi po ng Batanes at ilang lugar sa Cagayan at Isabela. Sa hapon hanggang gabi, meron ding mga mahihinang ulan sa ibang pangparte ng Cordillera, Pangasinan at sa Oriental Mindoro. Good news naman dahil maganda ang panahon at mababa ang tsansa ng ulan sa ibang bahagi ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila, mababa rin ang tsansa ng ulan bukas pero alas 9 pa lang mainit na at maalinsangan pagsapit po ng tanghali hanggang hapon. Sa Visayas, maganda ang panahon sa umaga hanggang tanghali pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, meron na pong ulan sa may Southern Leyte, Bohol at ibang parte pa ng Central Visayas. Mapantayan natin yung malalakas na ulan sa gabi sa may bahagi ng Southern Leyte at Bohol dahil pwede yang magdulot ng pagbaha at landslides. Sa Mindanao, buong araw maulan dito po sa may Caraga, Northern Mindanao at ilang lugar ng Davao Region. Sa hapon, meron ding pangapag-ulan dulot ng thunderstorm sa Lanao del Sur, Maguindanao at maging sa Zamboanga, Sibugay at Zamboanga City. Merong malalakas na mga ulan sa hapon at gabi dito po sa may Agusan Provinces, Misamis Oriental, Camiguin at Bukidnon. Muli, pwede ang magdulot ng mga pagbaha at landslides. At yun po ang update sa magiging lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Ngayong National Arts Month, may ipakikilala sa ating artist si Boyet Season. Ati B, mga kapamilya, nakakita na ba kayo ng painting na sa sobrang detalyado, akalaing isang itong litrato sa unang tingin? Alam nyo ba na nag-viral sa social media ang isang teenager mula sa Roa City sa Capiz dahil sa kanyang nakamamanghang makatotohan ang mga obra? Balahibo ng tigre, kaliskis ng isda, bawat hibla ng kilay at wrinkles sa mukha. Kuwang-kuwa ng 13 taong gulang na grade 8 student na si Romel Duhailo ang mga detalyeng ito sa kanyang mga obra. At ang nakakabilib pa, nung nakaraang taon lang siya natutong magpinta. Si Romel po ay fast learner. Mabilis niya pong nakuha. Tinuruan siya ng kanyang pinsan na si Cyril Duhailo. Nakilala rin si Cyril noong isang taon dahil sa kanyang mga makatotohanang likhang sining. O ikukumpara mo, Cyril, yung sarili mo kay Romuel, mas mabilis pa siya natutok kumpara sa'yo? Yes sir, sobrang layo po nung ano, nung sarili ko sa kanya nung nagsisimula pa lang po ako. Kasi ako po, inabot po ako ng halos 1.5 years bago ko po nakuha. Si Romuel po kasi, kahit isang turo mo lang po sa kanya, mas mabilis po niyang na-absorb. So ano yung pinakamahirap gawin? Ano yung katawan, yung mukha, yung detalye ng mukha? Paano? Ang skin tone po at ang kilay. Kasi mas ma-details po at dapat accurate din ang pagkagawa. Pag nagsasketch ka ba, gaano kadaming revisions ang ginagawa mo? Mga 4-5. Aba, galing yun ha? O 4-5 lang ha. Ako nung bata ako, nung nagdo-drawing ako, maabot ako ng 20. Ang tawag sa ganitong klase ng pagpinta ay hyper-realism. Madalas na napagkakamal ang tunay na litrato dahil kitang-kita ang pinakamaliit ng mga detalye. Sa ganitong klase ng pagpipinta, sa larangan nga ng hyper-realism, ito ba ay natututunan o kailangan yung pintor o yung lumilikha, eh talagang, kumbaga, sa English eh, eye for detail. Yung imagination po talaga. Kasi kahit hindi pa po tapos yung painting, dapat na-imagine mo na po sa isip mo kung ano yung magiging kalabasan at kung ano po yung magiging process. Kaya dapat po malawak yung imagination mo.
Sa ngayon, marami na ang nagpapagawa ng hyper-realism paintings kina Romel at Cyril. Ang galing ano? At ito pa, hindi lang mula sa Pilipinas. Ha? Meron pang mga nagpapagawa mula sa France, Italy, at Australia. Ang galing ano? Ito po si Boya Zizio na nagtatanong kung alam niyo ba? Dahil ngayon, alam niyo na! Sabay sa pamamayagpag ng teleseryeng The Broken Marriage Vow, ibinunyag ni Jody Santa Maria kung paano siya winasak ng personal niyang karanasan at kung paano niya ito nalagpasan. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Ano ba yan, tissue? Ba't tayo napunta doon? Maraming inilahad si Jody Santa Maria sa YouTube channel interview ni Karen Davila. Kabilang dito ang ilang taong paghahanap niya sa kanyang ama na anya'y inabandono sila nung nasa sinapupunan pa lang siya. It took me siguro about 10 years to finally parang put the pieces of the puzzle together. He passed away 2001. I was able to meet yung other children niya. Bagamat iba ang kwento at interpretasyon niya sa karakter ng nilokong asawa sa The Broken Marriage Vow, humugot din si Jody sa pagkasadlak niya sa sariling broken marriage vow. Isa sa pinaka painful, nagkaroon ako ng feelings of shame. Hindi ko nabigyan si 30 ng buong pamilya. I did a lot of partying. Yeah. Alam mo yun, just to drown lang all the pain and just to forget. Mm-mm. But then, Karen, pagkagising mo the following day, masakit na nga yung puso mo, masakit pa yung ulo mo sa hangover. Sa sunod-sunod na proyekto, hindi pa rin nakita ni Jody ang katahimikan ng loob. How come I'm still not happy? Mas lalong na magnify yung loneliness and yung emptiness. Hanggang nagbunga ang mga salita ng Diyos na ipinunla sa kanya ng mga kaibigang sina Gary Valenciano, Connie Reyes, at writer na si Garlic Garcia. Does my soul deserve peace? How much? Naawa din talaga ako sa anak ko. Iipitin pa ba namin siya doon sa gulo namin because hindi kami magkasundo? Mm-hmm. Hindi ba? So but how did you forgive him? I think forgiveness is a choice that we have to make every single day. And also, we forgive because we were also forgiven. Unlimited yung grace and yung forgiveness na ibinibigay niya sa atin. So, bakit hindi ako magpapatawad? Sa paghilong ng relasyon niya sa ama ni 30, natubos na rin si Jody sa pait ng unang malaking lamat ng kanyang kabataan. I may not have an earthly father, but I have, you know, a heavenly father who loves me so much and who would never reject me and accept me for who I am. Sorry, wow. Ano ba yan, tissue? Sa tamang panahon ibibigay ng Diyos, umaasa si Jody makakasal siyang muli sa tamang partner. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Nagtalumpati sa kanilang proclamation rally sina presidential candidate Bongbong Marcos at ang katandem na si Sara Duterte. Ang live update mula kay Jackie Manabat sa Philippine Arena sa Bulacan. Jackie. Karen, iisa lang ang naging mensahe ng magtandem na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Sara Duterte. Ito yung pagkakaisa at sama-samang pagtugon sa pandemya. Ayon kay Vice Presidential Bet Sara, 100% ang suporta niya sa kanyang running mate. Nangako naman ang tumatakbong pangulo na si Bongbong Marcos Jr. na pamumunuan niya ang pag-ahon sa krisis at pandemya kung papalarin sa Mayo 9. We shall move forward. We will live with COVID. And we will bounce back like never before. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya, sa gitna ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya.
Karan sa isang fireworks display, nagtapos ang proclamation rally dito sa Santa Maria, Bulacan sa Philippine Arena. Pero hudyat na rin ito ng panimula ng kanilang opisyal na pangangampanya. At sa mga susunod na buwan ay mag-iikot ang unit team sa iba't ibang bahagi ng bansa, particular na sa alert level 2 at pababang mga lugar. Ayon din sa kanilang bagong campaign manager na si Benher Abalos ay dadalo naman sa COMELEC sponsored debates si Marcos Jr. Karen? Maraming salamat, Jackie Manabat. Kamustahin po naman natin ang proclamation rally ni Presidential Candidate Lenny Robredo at kanya mga kalyado. Live pa rin mula sa Naga City. Nagpapatrol si Adrian Ayalin. So Adrian, ano nga yung mga nabanggit ni Robredo sa kanyang talumpati dyan? Henry, napakasaya nitong masayang-masaya itong Pikolano dito dahil nagtatapos sa isang fireworks display at mini concert na rin ng grupong River Maya itong grand rally ni Presidential Candidate Lenny Robredo at Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan at kanilang mga senatorial candidates. Masyaga talagang naghintay yung mga Pikolano rito sa Naga City at inintay talaga yung talumpati ni Lenny. Bago pagkatapos din ng kanyang talumpati, inisa-isa niya pa na ipakilala at ipida ang kanyang mga senatorial candidate. Bicolano, Bicol yung language na ginamit ni VP Lenny. Pero dahil alam niya na napakarami rin yung nanonood ng mga supporters niya sa Facebook, ay nagtagalog po siya. Narito yung ilang mga pahayag ni VP Lenny at ni Senator Pangilinan. Ang Robredo Pangilinan tandem, buong puso, buong tapang, haharapin ang mga problemang ito at hahanapan at gagawan ng solusyon sa tulong ninyo. Si Vice President Lenny sa Angat Buhay program niya, 100,000 na ang natulungan. Tayo naman sa Sagipsakalo na ating ipinasa, bilyong pisong halaga ng pondo ng gobyerno ginamit na para bumili direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda para umangat ang kanilang kita. At yan ang aming record na kung tayo ay palarin, kung kami ay palarin, palalawigin pa natin. Hindi ako natatakot. Hindi ako kinakabahan. Dahil nang tinawag ko kayo, nagisingin ang natutulog pang lakas. Buong-buo ang naging tugon nyo. Tumutulong kayo sa nangangailangan. Pinapakain ang nagugutom. Nagbibigay lingap sa nasalanta at may sakit. Nakinig sa kwento ng bawat Pilipinong dumadaing at naghahanap ng kasangga sa kanilang mga suliranin. Henry, tapos na yung pinaka-programa, yung mga talumpati, pero narito pa rin talaga yung mga supporters nila. Dahil enjoy itong fireworks display at itong pagtugtog ng grupong River Maya. Alam mo, Henry, punong-puno itong Plaza Quezon at Plaza Rizal na ayon sa mga organizers ay 15,000 to 20,000 ang kapasidad. Ngayon, medyo problema nga ang social distancing, pero nakita naman natin naka-face mask yung mga tao rito at talagang mahigpit din naman yung paalala na sundin hanggat maaari ang mga minimum health protocols para dito sa Red Rally ni VP Lenny. At yan muna yung pinakauling pangyayari mula rito sa Naga City. Balik sa iyo, Henry. Maraming salamat, Adrian Ayalin. Tinutukan ng mga dumalo sa kanyang proklamasyon ang talumpati ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. At live mula sa lungsod ng Maynila, nagpapatrol si George Carino. George? Nagsasalita pa si Mayor Isko Moreno Domagoso dito sa Entablado kaugnay ng kanilang proclamation rally. At kanina binanggit ni Mayor na ang 21 taon na pamumuno ng Pamilya Marcos, dagdag pa ang 6 na taon ni dating Pangulong Cory Aquino, ang 6 na taon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nagbe-birthday ngayon, pati ang 6 na taon ng Pink. Hindi binanggit ang pangalan pero palaging pinatutungkulan si VP Lenny Robredo ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang tumakbo at sumali sa halalan. Sabi ni Mayor kanina, kung siya ang pipiliin ng publiko,
pinili na rin ang pabahay, eskwelahan, ang kalusugan, ang kapanatagan ng loob, pati ang pantay-pantay na sa lipunan dito sa ating bansa. Nauna nagsalita si Doc Willie Ong, running mate ni Mayor Domagoso, na nagsabi naman na pinili niyang tanggapin yung alok na tumakbong bise dahil gusto niya magkapwesto at nang makatulong sa mga tao. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Murang-mura lang ang ospital, 3 billion. Oh, mas mura pa sa facial, di ba? Ano ba yan? Ang dami na natin inuutang. Ang dami natin inuutang ni isang ospital walang tinayo, ni yung gamot sa COVID na nakakaligtas ng 90% ng tao ng buhay natin, hindi binili. Kaya tumatakbo si Doc Willie Ong. Nakakainis na eh. Nakakainis na po. Kamusta ang Pilipinas after 39 years? Sapagkat yan po ay isa sa mga naging dahilan kung bakit ako sumali sa halalang ito. Hindi ko makuha na panoorin na lang itong ating bansa na pinagsasalin-salinan ng pare-parehong kuponan. Kamusta nga kayo? Kamusta tayo bilang bansa? Kaya mga kababayan, totoo po sinasabi nila. Sige na, sabihin na nila, nagmamadali tayo. Abi, dapat lang. Eh, 39 years na kami naghintay eh. Okay, Bernadette, bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Domagoso na medyos naman at doon siya nananalig, ay binanggit pa rin niya ngayon at katatapos lamang niya sabihin na iyon yung panghahawakan niya habang sinasamahan siya ng mga kababayan natin sa susunod na 89 na araw na paglalakbay niya patungo sa ambisyon na maging pangulo ng ating bansa. Bernadette. Maraming salamat, George Carino. Mga kapamilya, binabantayan pa rin natin ang mga proclamation rally ng iba pang presidential contenders na nagpapatuloy pa rin ngayon. At yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.